Ang babae at lalaking ito ay natrap sa elevator ng mahigit 80 oras. Ano nga ba ang nangyari sa kanila ng mga oras na iyon? Bakit nga ba kailangang i-delete ang surveillance video kung ikaw ay tatakas? Alamin natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat! Nagsimula ito sa isang opisina. May isang babae na nagangalang Jennifer. Biyernes ng umaga, late siyang pumasok sa trabaho at para matapos ang trabaho, kailangan niya ding umuwi ng matagal kasi may urgent na pinapatapos sa kanya. Sa mga oras na ito ay konti na lang ang tao sa opisina nila. Pagkatapos niyang gawin ang trabaho, ay nag-book siya ng tiket ng eroplano at ang napili niyang schedule ng flight ay lilipad na pagkatapos ng isang oras. Gusto niya kasing isorpresa ang kanyang ex-boyfriend na nasa ibang lugar. Kasi gusto pa niyang isalba ang kanilang relasyon. Pagpasok niya sa elevator ay may bigla namang isang lalaki na pumasok din na parang timing na timing. At dito kinausap siya ng lalaki pero hindi niya ito pinapansin. Di katagalan ang elevator ay bumaba na. Ilang minuto ang lumipas pagkababa nito na isang malakas na ingay ang kanilang narinig. Pagkatapos nun, ang elevator ay biglang huminto. At ang dalawa ay nagulat dito at sila ay hindi makagalaw. Pinindot naman ng lalaki ang alarm button ng elevator pero walang sumasagot. Sinubukan din niyang buksan ang pintuan ng elevator pero naubusan na lang siya ng lakas. Hindi niya pa rin ito magawang buksan. At dito si Jennifer ay nawala na ng pasensya kasi nag-aalala siya sa kanyang flight. Sinubukan din nilang kumaway sa CCTV ng elevator pero wala talagang nakapansin sa kanila. Nastuck sila sa fourth floor ng elevator at sa kasamaang palad, hindi makakuha ng signal ang kanilang mga cellphone. Sinubukan ng lalaki na pakalmahin si Jennifer kasi naiinis na ito. Sinubukan na nila ang lahat pero wala pa rin talaga. Bukas ay weekend. Ibig sabihin, walang pupunta sa opisina nila. Sinabi na lang ng lalaki na kung hindi talaga mabubuksan, wala siyang magagawa kundi manatili dito ng dalawang araw. Pagkalipas ng isang oras, nalungkot na si Jennifer kasi alam niyang naiwan na siya ng kanyang flight. At ang kanyang sorpresa para sa ex-boyfriend ay wala na din. Wala silang magawa at nagpahinga na lang. Sa pagkakataong ito, si Jennifer ay nauuhaw na. Mabuti na lang at may dalang tubig ang lalaki. Hanggang sa di katagalan, nagkakapalagayan na rin sila ng loob. Hanggang sa si Jennifer ay naiihina at sinabi ng lalaki na umihi ka lang dyan at tatalikod ako. Ginamit ni Jennifer ang lalagyan ng tubig ng lalaki at dito ay umihi siya. Sa mga oras na to, naging komportable na rin sila sa isa't isa. At nagsishare na rin si Jennifer ng experience niya sa kanyang ex-boyfriend. Makikita naman dito ang kalungkutan habang siya ay nagsasalita. Napansin ito ng lalaki at binigyan siya ng red wine na galing daw sa kanyang boss. Hanggang sa naubos nila ang wine at sila ay nalasing. At dala ng kalasingan, di inaasahan may nangyari sa kanilang dalawa. Pagkatapos nilang gawin ang kanilang ginawa, ay nagyaya ang lalaki sa isang organisasyon. Pero ito ay tinanggihan ni Jennifer. Sinabi din niya sa lalaki na pagkatapos nilang lumabas sa elevator, ay isipin na lang nila na walang nangyari sa loob nito at kalimutan ang nangyari. Sobrang galit ng lalaki dito at tilantad niya ang isang malaking katotohanan. Ang lalaking ito pala ay hindi empleyado sa isang opisina at ito ay isang security guard. Matagal na pala siyang may gusto kay Jennifer at sa araw-araw palagi niya itong minamasdan dahil alam niya na imposible siyang magustuhan ni Jennifer dahil sa kanyang katayuan sa buhay kaya naisip niya ang planong ito. At sinabi ng lalaki na pwede na tayong lumabas, sana ay huwag siyang magalit dito.
Pero dito ay nainsulto si Jennifer at nagalit siya sa gwardiya at naging emosyonal. Kanyang sinabi na ipapakulong daw niya ito pagkatapos nilang makalabas. Sinubukan ni Jennifer na agawin ang susi pero niyakap siya nito sa likuran. Dahil dun, aksidente niyang nasipa ang K-off ng elevator. Yun na lang sana ang kanilang tsansa para makalabas, pero nawala pa. Dahil sa galit, pinalo ni Jennifer ng kanyang sapatos ang lalaki at ito ay natumba. Gumanti din ang lalaki at si Jennifer ay sinakal. Sinisisi siya nito, kung di daw dahil sa kanya ay sana nakalabas na sila. Inilabas ng lalaki ang kanyang matinding galit sa elevator. Paulit-ulit niya itong hinampas. Habang nakatingin si Jennifer sa ginagawa ng lalaki, nakadama ito ng matinding takot. Di kalaunan ay kumalma din silang dalawa at ang lalaki ay humingi ng tawa dito at sinubukan ulit nila na humanap ng solusyon para makalabas. Nakita ng lalaki ang takip sa itaas ng elevator. Napansin niya na ito ay lumuluwag. Sinubukan naman ng lalaki na ito ay buksan at sinabi niya na isang tao lang ang pwedeng makaakyat kasi mataas at mahirap akyatin. Sinabi naman ni Jennifer na siya na lang ang aakyat at pag nakaakyat na siya, hihingi siya ng saklolo. Sinabi naman ni Jennifer na hindi niya ito sasabihin sa mga pulis at nangako siya sa lalaki na magiging boyfriend niya ito pagkatapos nito. Umakyat na si Jennifer, pumatong siya sa katawan ng lalaki upang makaakyat. Pero nung nasa taas na si Jennifer ay nagbago ang isip nito at ang lalaki ay kanyang minura. Nang makita naman ito ng lalaki para itong mababaliw kasi sa isip-isip niya, isusumbong siya nito sa mga pulis. Kaya pinilit niyang umakyat gamit ang mga damit. Tinapon ito pataas at siya ay umakyat gamit ito. Nang nakita naman ito ni Jennifer, binilisan niyang makatakas pero nahuli pa din siya ng lalaki. Nahawakan siya nito sa paa at nahulog ulit sila at nawala ng malay. Makalipas ang ilang oras ay naunang magkamalay si Jennifer. Ginapos niya ang lalaki ng mga damit. Natatakot na din siyang makipagtalo dito kaya kumuha siya ng kamera. Sinabihan lang niya ito ng, "Huwag mong aaminin ang ginawa mo. Sabihin mo lang kung ano ang ugat at bunga ng pangyayaring ito sa atin." Di katagalan sa sobrang pagod ay nakatulog ang dalawa. Nagising na lamang si Jennifer sa isang boses. Sobrang excited niya dito. Sa wakas ay may magliligtas na sa kanya at dahang-dahang nagbukas ang pintuan ng elevator. Pero ang sahig nito ay na-stuck sa gitna. Gusto na talaga ni Jennifer na hilahin na lang siya nito palabas. Pero nagsabi ang lalaki na ito ay mapanganib kaya humanap siya ng paraan para ibaba ang sahig ng elevator. Pero sa pagkakataong ito, nagising na pala ang lalaki at sinuntok nito sa ulo si Jennifer, dahilan upang ito ay mawala ng malay. At hinayaan ng lalaki na ibigay ang susi sa kanya at sinabihan niya ito na umakyat dito kasi nahihirapan daw sila. At nang makaakyat na ang lalaki, inistart naman ng gwardiya ang elevator, dahilan upang ito ay maipit at naging sanhi ng kanyang kamatayan. At nang makalabas na, dinala ng gwardiya si Jennifer at pinasok sa trunk ng sasakyan. Naghugas ito ng mukha at nagpalit ng bagong uniform at nilinis ang pinangyarihan ng krimen. Tinapon din ng gwardiya ang lalaking kanyang pinatay sa baba ng elevator. At kanyang binura lahat ng video ng CCTV. At dinala nito si Jennifer sa isang remote place na walang tao at plano niyang sunugin ang babae para safety na siya sa nagawa. Habang siya ay naghahanda, nagkamalay na pala si Jennifer. At paglingon niya sa likod, siya ay hinampas nito sa ulo, dahilan upang matumba siya at binuhusan ito ni Jennifer ng gas. Dali-dali namang sumakay si Jennifer sa sasakyan at naisip niyang banggain ito. At siya ay nagtagumpay. Sulidong-sulido ang pagabangga ni Jennifer sa lalaki. Habang siya ay tumitingin sa naghihikahos na lalaking ito, kumuha siya ng lighter at ito ay sinunog.
dito nagtatapos ang kwento. Hango ito sa American Horror Anthology na Into the Dark Down. Ano, mga idol? Gusto nyo din bang matrap sa isang elevator kasama si Jennifer? Muli, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat!